Hello guys! Nandito ako ngayon sa Peito Sansang Chi Park. So itong park na to is, sa Chinese is Peito Se Sansang Chi Kong Yen. So maganda yung loob ng park na to. So madali lang siyang puntahan. Ayan, may bus stop doon. Ayan. So dito ito sa Peito. Malapit sa lugar ko, malapit sa place ko. So maganda to kasi dinadayo itong mga ano na to. Okay guys, pasyal ko kayo ha. So ayan, sa taas siya. So akit lang ng konting hagdan. So dito lang po ito sa Peito, dun sa pinaka terminal station ng bus 218 266, S6. Yan po, yung pumbaba na yun is bus station yun, yung pinaka-terminal ng Danan bus dito sa Peito. So, dalawa po yung entrance dito. Yung isa, doon sa may hagdan ang daan. Ayan, hagdan yan. Then, yung isa naman is dito, hindi naman siya hagdan, slope siya. Ano lang siya, yung flat road. Pero medyo paakyat siya. Ayan. So, parang this time, hindi masyadong madami yung flower nila. Pero tingnan natin, ayan. May mga ilang-ilang naglalakad. Nagtitingin. So, tingnan natin sa taas kung maganda ba ang kanyang design. So, ayan, nakikita ko na yung bulaklak. So, hindi ko alam kung dahil sa pandemic, sinimplihan lang nila yung pagkaano ng mga bulaklak. Dito kasi last year, may mga ano sila, magaganda nakalagay na design dito. Ayan o. Hua Xian San Sang Chi. Okay. So, ayan yung ano niya, view niya. Madami rin namang bulaklak. Kaso nga lang katatanim lang nila nito. Siguro dahil sa pandemic, mas sinimplihan lang nila yung ano, yung design, yung pagkatanim. Pero syempre, pag tingin-tingin ng bulaklak, makaka-relax naman siya, di ba? Ayan. Sa iba-ibang kulay, para siyang rainbow color. Ayan. So maganda pong basyalan ito. Marami rin naman siyang bulaklak. Ayan, kung gusto mapagod, pwedeng umakyat dun sa hagdan na yon. And then, kung gusto namang maglakad lang, so pwede dito. Ayan. So may mga pailan-ilan na rin kung pumupunta. Kasi nakalagay naman to sa ano, sa news na open na ulit itong park na to for magtingin ng bulaklak. Ayan. Ayan, marami na pong paano. So medyo malamig po dito kasi dito sa amin sa Peito is bulubundukin dito. Ayan. Kaya yung Peito po is famous kami dito sa hot spring. Ayan. So ayan po yung kabauan niya. Maganda siya. Okay. Sinip muna ako sa kanilang picture sila. Ayan. So ayan po. So sa mga gustong tumingin ng bulaklak, pwede kayong pumunta dito. So, madali lang po itong puntahan. Baba lang kayo ng Peito Station. And then, pwede kayong sumalin sa bus number 218. And then, pwede rin pong sakyan ng bus 266, 223. Then, baba kayo dito sa ano, sa may malapit siyang station dito sa Guizikang Tusui Pao Chi Yan Chi or Guizikang Soil and Water Conservation Park. So yung mga pwedeng sakyan na bus 218, 266, 223. So ayan. Ayan. Diba? Maganda po. So yung mga gusto mag-picture, kahit naman simple lang to ngayon, this year, is
pwede kayong pumunta dito. Ayan po. Dahil puro talaga bulaklak lang siya. Maganda siya. So, dinadayo po itong ano na to, itong place na to. Simula nung nilagyan nila ito ng flowers, dinadayo talaga nila to every winter. So, last year nga po, sobrang dami ng tao dito. Kaya, kung pupunta kayo, ayan, habang maganda pa yung pagkatanim nila ng ano, maganda pa kasi simula lang nilang itanim. So, pwede kayo mag-picture taking dito. Pero maybe po, magkakaroon din ng design yung baba na yun, yun doon. Doon sa ano na yun. Kasi last year meron yun eh. Maganda doon mga picture. Ayan. So, ayan po. I-share ko sa inyo ng San Sang Huahai Flower Farm. Ayan, maganda siya. So, thank you guys for watching. And don't forget to like and subscribe. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo para mapanood nyo yung mga sinishare ko na video. Okay. Thank you guys.